Sa mga island destinations sa Pilipinas, maituturing na tourism giants ang mga isla ng Boracay at Palawan. Pero dito sa isang sulok ng Iloilo, may isa pang higante ang unti-unti na ring nagigising. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. Sa video na to, ipapakita namin sa inyo kung paano nyo mararating at malilibot ang Islas de Gigantes. Dalawang beses na kaming nakapamasyal dito this year. And pagsasamahin na lang namin ang mga footage namin from both trips, kaya huwag kayong magugulat kung may mga clips na maaraw and meron ding mga clips na makulimlim. Before we begin, huwag kalimutang i-follow and i-like ang page na to kung sa FB ka nanonood. And kung sa YouTube naman, subscribe na to this channel and hit the bell icon para lagi kang updated kapag meron kaming bagong travel videos. Pero teka, bakit nga ba Islas de Gigantes ang tawag sa paraisong ito? Sa mga kwento-kwento, noong dumating daw kasi ang mga Espanyol dito, may mga natagpo ang malalaking buto na inakalang sa mga higante. Ayon naman sa ibang alamat, ang mga isla na ito, kasama na ang iba pang mga pulo sa Capiz at Iloilo, ay body parts ng isang ancient giant na pinurusahan ng mga gods, at nang ito ay mamatay, kumalat ang mga parte ng katawan niya at di lumaon ay naging mga islands. Sa Capiz nga, makikita ang Mantalinga Island na ang ibig sabihin ay mata at tainga. Pero paano ba pumunta dito? Ang Islas de Gigantes ay binubuo ng 10 islands off the northeastern tip ng Panay Island. Nasasakop ito ng bayan ng Carles, Iloilo Province. Pero kahit nasa Iloilo ito, sobrang accessible ito sa mga kalapit na probinsya. Sa katunayan, ang pinakamalapit na major public airport ay ang Rojas City Airport sa Capiz. Nasa 1 hour and 45 minutes lang ang layo. Kapag ikumpara mo kung sa Iloilo City ka magagaling, maaari kang abutin ng mahigit 3 hanggang 4 na oras. Nasubukan na namin ang parehong routes na ito. Yung unang bisita namin dito noong February, sa Iloilo kami dumaan and kinailangan naming magising ng sobrang aga para makaabot sa tour namin. Yung huling visit naman namin last month lang, sa Rojas Airport na kami dumaan. Para sa affordable na flights, check nyo ang AirAsia Super App or yung website nila because they recently opened a Manila-Rojas route. They now fly to Rojas City 3 times a week from NAIA Terminal 4. Ano man ang piliin mong ruta, you need to reach Bangkal Port. Ito ang pinaka-convenient na jump-off point papuntang Gigantes. Mula dito, may mga bangka na pwedeng mag-tour sa'yo. Mula sa Rojas City Airport, punta ka lang sa Lawaan Transport Terminal and board the bus bound for Estancia. Baba ka sa Balasan Town and mag-tricycle papuntang Bangkal Port. Kung sa Iloilo City ka naman manggagaling ng maaga, need mong mag-taxi to Tagbac Terminal sa Haro, where you'll catch a van going straight to Bangkal Port. Walang fixed na schedule ang mga van dahil aalis lang ito kapag puno na. Kaya't kung early morning joiner tour ang sasalihan mo, need mong masakyan yung first trip. Ideally, around 4 a.m. Pagdating mo sa Bangkal Port, kailangan mong mag-register. Dalhin mo na rin ang vaccination card mo kasi baka hingin. Dito ka maghihintay ng bangka mo. Pero kung magbubok ka ng tour package, ask mo lang din ang tour operator na kausap mo kung may land transfer sila. May mga tour companies kasi na may van service or at least may contact na van na pwedeng sumundo at maghatid sa'yo mula sa hotel. Speaking of packages, we strongly recommend that you book an island hopping tour in advance para mas mabilis. Kapag naka-package kasi, sila na ang mag-aayos sa lahat kasama na ang bangka, entrance fees, and pati ang lunch. Mayroong mga overnight packages pero most visitors ay bumibisita dito na day trip lang. Marami na rin kasing makikita within a day. Ang pinakasikat na tour operator sa area ay ang Gigantes Islands Travel and Tours led by Red Paul Bolivar. Ito yung details nila. Kung sa Rojas ka naman manggagaling, pwede mo ring i-consider ang San Mateo Travel and Tours led naman by Ms. Vicky Baez. Sila naman ang nag-tour sa amin nung most recent trip namin dito. Best ang private tours kung medyo malaking group kayo or meron kayong sineselebrate na special occasion or kung gusto nyo ng total control sa oras nyo. Pero kung on a budget ka, instead of a private tour, may mga joiner tours na available din. Kahit mag-isa or dalawa lang kayo, makakamura ka pa rin kasi you'll be sharing the boat with other tourists. Noong first time namin dito, we availed of a joiner tour
by Gigantes Islands Travel and Tours. Medyo marami kami sa isang bangka, siguro may higit 20 kung tama ang alala ko, pero very pleasant pa rin naman ang experience. We paid 999 pesos per person, kasama na dyan ang boat, entrance fees, guide fees, and launch. Most of the time, kapag joiner tour, imi-meet mo na lang sila sa Bangkal Port. Ikaw na bahala sa pagpunta doon. Pero kapag may enough number of travelers coming from one area, minsan ay nag-a-arrange din sila ng land transfer for an additional fee. Sinwerte kami na meron kaming mga kasabayan, kaya nasundo kami sa hotel namin kahit na joiner tour lang yung binook namin. Nagbayad lang kami ng additional 350 pesos per way nung sa Iloilo kami galing. Ang Islas de Gigantes ay binubuo ng 10 mga islands na may kanya-kanyang gandang maipagmamalaki. Hindi naman yan lahat ay mapupuntahan. Sa katunayan, mula sa port, madalas ay aabuti ng 1 hours at kalahati hanggang 2 oras bago marating yung unang stop. Pero mula rito ay magkakalapit na yung iba pang mga islands. Marami sa mga ito ay may entrance fee na nasa 20 to 50 pesos, pero kung nakapackage ka, hindi mo na kailangang alalahanin yung mga yan. Nag-iiba-iba rin ang mga stops and ang pagkakasunod-sunod nito depende sa tour operator na ibubook mo. Madalas naman ay bibigyan nila kayo ng itinerary, so you know what to expect. Madalas ang unang stop ay ang Pulupandan Islet na makikita sa Google Map as Ohastras Island. Isa kasi ito sa pinakamalapit na stops. Maliit lang ito at nababalot ng fair na sand na napapalumitian ng mga jagged na bato sa mga sulok. Pinakakilala ito sa matangkad na punong ito, pero may mga bayan din na nagtitinda ng snacks. Ito naman ang iconic na Kabugaw Gamay, ang pinaka-photograph na spot sa area. Yung madalas mong nakikitang picture sa tuktok ng Borol na may view of the beach, dito yan kuha. Kasi tingnan nyo naman, nakamamangha naman talaga ang ganda. Mabilis humaba ang pila dito sa photo spot na to, so kung pagdating nyo ay nakita nyong wala pa masyadong tao, umakyat ka na kaagad para hindi masayang ang oras mo falling in line. Bukod sa tuktok, pwede ka ring mag-photo op sa hagdan kasi very breathtaking rin ang view dito. Maging ang mga puno na ito at mga stone MME na to, paborito ring picture-picture spot. Ang lunch stop ay depende sa tour operator. Madalas ay sa Bantige Island ito dahil may community dito na nag-o-offer ng napakasarap na mga seafood, lalo na ng mga shellfish. May sarili rin itong sandbar na kasama rin talaga sa mga stops, pero kung sa Gigantes Islands Travel and Tours ka naman nag-book, dito ang launch sa Lantangan Beach kung saan sila nagsaserve ng only scallops. Pinaka-paborito ko pa namang pagkain ng mga mollusks, kaya bet na bet ko to. Ano mang tour company ang iyong i-book, asahan mo na ang lunch ay mostly seafood tulad ng crabs, fish, squid, shrimps, and syempre scallops. Meron ding karne at syempre kanin. And madalas, ang lunch stop ay yun din yung wiwi stop nyo. Marami sa ibang islands kasi ay walang restroom, kaya dito kayo maglalabas talaga ng mga saloobin nyo. Kabigha-bighani rin ang Antonia Beach na blanketed by white sand din and punctuated by rocky cliffs sa isang side. Para silang mga boulders na nakastack. Ganda para silang inayos. Dito naman, iba-ibang activities ang pwede mo ring ma-enjoy like banana boat ride. Pero sa lahat ng mga napuntahan namin, pinaka nagustuhan kong site itong Tanque Lagoon. Mula sa labas, hindi agad ito nakikita and wala rin beach na nadadaungan, kaya dito ka sa makeshift na jetty bababa. Pero pagpasok mo, bubulagain ka ng napakalinaw na tubig na to na napapalibutan ng mga nagsisitangkarang mga karst cliffs. Kahit na sinabi kong hindi na ako magsiswimming, hindi ko pa rin napigilan. Pero tandaan, kahit na mababaw ang tubig sa bukana, mabilis itong lumalalim habang lumalayo ka, so kung hindi ka naman marunong lumangoy, huwag kalimutang dalhin ang life vest na pinoprovide naman sa bangka. Kung suswertihin ka, maaari mo ring makita itong mga Philippine macaque monkeys na umaali-aligid sa mga limestone cliffs. Sa San Mateo Travel and Tours, nag-stop din kami dito sa tinatawag nilang Mini Boracay. Mini nga lang talaga ito dahil maigsi and manipis lang ang stretch ng buhangin dito, pero very scenic pa rin. Maraming mga bato na pwede mong akyatin for photos. Pero pinaka-highlight dito itong batong ito na kawangis ng isang gorilya.
Hindi ako yung bato, ano ba? Ayan, di ba? Mighty Joe Young ang peg. Nako, Charlize Theron, kabahan ka na. Marami pang ibang mga attractions dito sa Higantes tulad ng Pawikan Cave and Bakwitan Cave. Ngunit hindi ito nakasama sa itinerary namin. So, ewan ko, siguro next time or hindi ko nga alam kung open ba yung iba. Basta meron pang mga iba na hindi namin napuntahan. Safety muna bago ganda. Parating isuot ang life vest kapag nasa bangka and lagi tayong makinig sa advice ng mga bangkero. Kapag sinabing malalim doon, malamang malalim nga yun. Huwag kang ano. And tulad ng sabi ko kanina, hindi lahat ng islands ay may restroom. So kung may makita ka, achieve mo na. Mayroon din kaunting shower room sa Bangkal Port pero pwedeng masyadong mahaba ang pila. Kung magutom ka before or after the tour, may karinderya naman sa Bangkal Port. Pwede ka rin magkape lang kung napaaga ang dating mo. And syempre, importanteng i-protect ang ating skin and eyes mula sa sikat ng araw, so don't forget your sunblock and sunglasses. Ayun na! Kung meron kayong tanong tungkol sa Higantes Islands, i-comment nyo lang below and itatry naming sagutin basta meron kaming time. Cheers! Try naman naming sagutin. Sa susunod na video namin, ipapakita naman namin kung ano-anong mga tourist spots ang naghihintay sa'yo sa Roja City and other parts of Capiz. Huwag mong palampasin yan, kaya naman subscribe na to this channel and ring the bell so you'll be alerted kapag may new videos kami. And kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page dahil nakakabait daw yan. If you need more information about traveling to and around Iloilo and Capiz, we'll publish comprehensive travel guides with sample itineraries on our website www.thepoortraveler.net or check out the links in the description. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @thepoortraveler_L. Kung meron kayong Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to The Poor Traveler Podcast. Before we end, special thanks muna sa AirAsia na nag-organize nung mas recent namin na trip sa Capiz. So kung may bala kayong lumipad papuntang Roja City, AirAsia na yan. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!